Welcome back to our class in General Mathematics for Quarter 1, Week 1. So at this point, we're going to have our first discussion na po. Okay, but before we proceed, we have to go through this. So these are the most essential learning competency. After going through this video lesson, you are expected to 1. Recall the concept of relation and function. 2. Define and explain functional relationship as a mathematical model of situation. And 3. Represent real-life situation using function including piecewise function. So for week 1, our topic is all about function. So let us first recall the basic concept of relation. So what is relation? A relation is any set of ordered pairs. The set of all first element of the ordered pair is called domain. Okay po? Domain of the relation. And the set of the second element is called range. So take a look at this ordered pair. So yan po yung X. So that is the first element. Also called as domain. In function, ang tawag kay X, input. Now, this one, yung Y, is the second element and called range. In function, yan naman po yung output. So, let's have this set of ordered pairs. So, I have 2, 1, negative 1, 5, 3, 0, and negative 2, 1. So, identify po natin first yung domain. So, what are the domain? And then, afterwards, identify naman natin kung ano yung range. So, ano-ano naman yung mga range. So, kanina diniscuss ko na kung ano yung domain. So, domain are the values of X. So, ano-ano yung values ng X dyan? Sige nga kayo nga. So, ayan na po. The values of X are 3, 2, negative 1, and negative 2. So, yung pagsulat po ng values ng X, dapat as much as possible po, naka-arrange in order. Either ascending or descending order. So, ito, ginawa ko, sinulat ko siya pababa. Okay, next. So, what are the values of range naman? So, ang range naman natin is yung mga value ni Y. So, ito naman yun. Yan, value ni Y. Kanina kasi, value ni X. So, ito yung ba yung value ni X. So, yung una, 3, tapos 2, then negative 1, tsaka negative 2. So, yung Y, so yung meron pong line na red. So, ano yun? So, si 1, 5, and 0. So, hindi ko siya na-arrange, no? So, dapat, ano muna, 5, 1, and then 0. So, as you can see, class, dito, no? Makikita niya, mapapansin niyo, class, yung 1 ko, isa lang. Isang beses ko lang siyang sinulat. Pero, dito, sa given natin, makikita niyo na dalawa yung 1. So, pag nakakita kayo ng dalawang value, parehas naman siya, isang beses nyo na lang po siyang isusulat. Okay po? So, now let's discuss the three types of relation. So, three types of relation are one-to-one, one-to-many, many-to-one. Ayan. So, pinag-aralan nyo yan ng grade 7. So, sana naalala nyo pa. So, kung hindi na, i-recall natin. One-to-one relation. Example ng one-to-one relation is the set of ordered pair contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pansinin nyo, ano yung mga value o ano yung mga first element? Sige nga. So, ang first element natin ay ang mga value ni 1, 3, 5, 7. So, 1, 3, 5, 7. So, ano naman yung value ni Y? Value ni Y, 2, 4, 6,
8. So, kung mapapansin nyo, class, ang tanong dito sa one-to-one relation, may naulit ba kay X na pinartner uli dun sa value ni Y? O, di ba? Wala naman. Kasi ang value ng X natin iba-iba, 1, 3, 5, 7. Tapos ang value din ng Y natin iba-iba, 2, 4, 6, 8. So, kumbaga parang yung isa, ang kapartner niya yung isa. Walang nag-cross na partner. So, yun po yung one-to-one relation. So, sa real-life situation, ang example niya is yung the rule which assign a president to each country. One-to-one function yan. Kasi yung presidente natin, hindi pwedeng maging presidente ng ibang bansa. Similarly, yung presidente ng ibang bansa, hindi po pwedeng maging president natin. So, one-to-one function po siya. So, yun yung example niya. Next, one-to-many relation naman. Ito naman po yung example ng ating ordered pair, set of ordered pair. 1-0, 1-3, 1-4, 1-8. So, ano mapapansin nyo sa first element or yung value of the domain? So, lahat ng domain natin ay 1. No? 1. Pero yung y natin, iba-iba. 0, 3, 4, 8. Kaya siya naging one to many. Kasi isa, pinartner sa marami. Okay po? Sa real life situation, ang example niya is the rule which assign a teacher to a class. So, parang ako. Mag-isa lang ako, tapos kayo, marami. So, one to many relation. Then, last type of relation is many to one relation. Okay po? So, ito naman po yung example niya na ordered pair. So, tingnan nyo. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. So, many po yung ating X. Marami yung X natin. 1, 2, 3, 4. So, iba-iba po yung X natin, 4. Pero pansinin nyo yung Y natin, isa lang, which is 5. Kaya po siya naging many to one relation. Okay? Sa real-life situation, ang kanyang example naman is the rule which assign each individual a name. So, pansinin nyo, class, ha? Iba-ibang tao, marami, pero iisa ang pangalan. Yan, many to one relation po yan. So, malinaw po? So, yun po yung three types of relation. Now, those three types of relation are not all of them are function. So, yun naman yung susunod nating pag-aaralan. So, what is a function? So, this time we're going to recall the basic concept of function kasi pinag-aralan nyo na rin to nung mga sambabanda, grade 9 or grade 8. Yung quadratic function, linear function, so yun po. So, definitely na-define na sa inyo kung ano yung function. Ewan ko lang kung naalala nyo. So, a function is a relation of rule of correspondence between two element domain and range such that each element in the domain, ito yung pinaka-importanting part dyan, such that each element in the domain correspond to exactly one element in the range. So, ibig sabihin, yung domain daw po natin, ipapartner lang natin ng isang beses sa element ni range. Hindi po pwedeng maulit si domain. Wala tayong concern kay range. Okay po? Kasi ang priority po ni function is yung ating domain. Okay po? So, let's proceed na po sa pag-discuss ng function. Okay, kanina, di ba, diniscuss ko to, the three types of relation. So, yung una, one to one, pangalawa, one to many, pangatlo, many to one. So, alin ba dito sa three type of relation, yung function? Kasi, lahat ng function, relation. Pero hindi lahat ng relation, function. So, ano ba sabi kanina dun sa definition ng function? So, dapat daw si domain correspond exactly to one element of range. So, alin dyan yung magbibigay sa inyo ng relation na si X ipapartner lang ng isang beses kay Y? So, syempre, ang una dyan is, eto pong
1-to-1. Kasi di ba, isa nga lang siya sa isa. So meaning hindi mauulit si x. Kasi iba-iba yung x, iba-iba yung y. Next, 1-to-many. So dito naman, paulit-ulit si x, iba-iba si y. So 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. So puro 1 yung domain, pero yung x natin ay yung y natin 2, 3, 4, 5. So nauulit si x, kaya ito po 1-to-many ay not function. Paano naman yung many to 1? So iba-iba si x, 'di ba? 1-5, 2-5, 3-5, 4-5. So, ang nauulit si y. So, wala tayong concern kay y. Kaya, si many to 1 ay function pa rin. As long na sa x o si domain, ipapartner mo lang ng isang beses kay y. Okay po, kahit maganda ulit si y, wag lang si x. So, let's proceed na po. So, paano ba o saan-saan ba makikita si function or paano ba siya marerepresent? So, function in a set of ordered pair. So, yan po siya. So, ito yung set of ordered pair natin. So, given the following ordered pairs, which relation are function? So, ito, set of ordered pair. Set A, contain an ordered pair 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Set B, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Set C, 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. Then set D, A, B, B, C, C, D, A, D. So, alin ba dito sa mga ordered pair na ito ang function? So, as you can see, letter A is a function. Y, wala naman pong naulit kay X. O, 1, 2, 3, 4. Iba-iba si X, di ba? Similarly, letter B is also a function. Bakit uli? Tingnan mo uli yung value ni x. 3, 4, 5, 6. O, magkakaiba siya, di ba? Kaya function yan. How about letter C? Letter C is not a function. Bakit naman, ma'am? Tingnan natin yung value ni x. 1, 0, negative 1, 0. O, di ba may naulit? Dalawa yung ating 0. Kaya siya not function. Similarly, si letter D, not function din. Bakit uli? Tingnan natin yung value ni X or mga values ni X. A, B, C, A. O, naulit si A. Kaya not function siya. So, ganun lang po sa set of ordered pair. Check nyo lang po si domain o yung mga values ni domain o kaya mga values ni X. O yung mga first element. Okay po? So, dapat wala pong mauulit. Para siya matawag na function. Next, function in table of values. Ganun din. Kaso nga lang, instead na nakasulat siya gamit yung open and close parenthesis, nakatabular form po siya. Ganyan. Okay? So, ito. Letter A, function yan. O, wala namang nauulit kay X, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, di ba? Letter B, function din yan. Bakit? 4, negative 3, 1, 2, 5. Okay po. Letter C, syempre not function na. Ayan o, may bilog na yung naulit. Si negative 1 dito, nakapartner ni 4, tsaka si negative 1 uli, pinartner uli kay 1. Kaya not function. So, ganyan po ang pag-identify if a given table of values is function or not function. Okay? Let's proceed. Function using mapping diagram. So, ito naman po yung parang nagdo-drawing ka ng dalawang circle. So, on the following mapping diagram, which do you think represent function? So, ayan o, meron tayong dalawang circle. So, ito yung unang circle, ito naman yung pangalawang circle. So, ito pong dinidiscuss ko, ito rin po yung mismong laman ng module nyo, ha? Wala pong pinag-iba. Tinutulungan ko lang kayo para mas maintindihan yung mabuti yung module. Lalong-lalo na po dun sa mga estudyante na walang katulong mag-aral. Kasi working po yung mga magulang nila. Okay po?
So, dito ang domain daw natin, ABC. Ang range naman natin dito, XY. So, tingnan nyo, kung pinartner ba si domain ng dalawang beses sa range. So, ano ba yung mga ordered pair natin dito? So, ang ordered pair natin, AX, BY, CY. So, may naulit ba kay domain? Wala. So, this one is a function. Next, ito naman letter B. So, sa domain natin, meron tayong XY. Sa range naman natin, meron tayong ABC. So, lagyan natin to ng C. Yan, letter C. So, tingnan nyo lang daw kung ilang beses pinartner si domain kay range. So, gamit yung arrow, identify natin yung mga ordered pair. So, XA, XB, YC. So, may naulit ba sa domain? Meron. Kasi si X, pinartner na kay A. Si X, pinartner uli kay B. So, dalawang beses siyang pinartner kay range, no? So, this one is not function. Last example for mapping diagram. So, ito naman po. So, ang laman ng ating domain ay Jana, Donna, Maya. Ang laman naman ng ating range ay Ken, Mark, Ray. So, si Jana para kay Ray, si Donna para kay Mark, si Maya para kay Ken. So, one-to-one po siya, no? Walang nag-switch. Walang nagpalit. Okay po? So, this one is also a function. Okay? So, tatlo na yan, ha? Function in set of ordered pair, function in table of values, then function in mapping diagram. So, let's continue. Function in graph. O, to. So, interesting po ito. So, paano ba natin malalaman if a given graph is a function or not? So, sabi sa direction, using the vertical line test, you can identify the graph of functions or graphs of functions. So, gamitin mo lang daw yung vertical line test, malalaman mo kung yung particular graph na binigay is a function or not. So, paano ba yung vertical line? So, ang vertical line po, yung patayong linya. So, mapapansin nyo, ginamit ko dyan dotted line. Kasi parang i-imaginein mo lang siya, hindi mo talaga do-drawingan yung line. So, sa imagination mo, yung graph natin na pahalang, so, ito po yung graph dyan, ha, yung pahalang. Sorry, medyo mahirap gumamit ng mouse pag magdo-drawing. So, basta ito yung pahalang, ayan yung graph na dyan, graph. Yan, yan yung graph, yung pahalang. Okay po? Kasi, itong patayo na to, so, itong patayo na ito, ito si y-axis eh. Tapos, ito si x-axis. Kaya, ito yung graph natin. So, itong graph natin, ito yung i-identify natin kung function siya o hindi. So, para ma-identify nyo ngayon, gagamitan nyo ng vertical line test, no? So, ang paggamit ng vertical line test, i-imagine mo yung vertical line mo magpa-pass through dun sa graph ng paulit-ulit. So, ayan, una. So, yung vertical line dumaan sa graph. Tapos, bibilangin nyo daw kung ilan ang kanyang point of intersection. So, dito sa case na to, ilan yung point of intersection natin? Siyempre, isa. Diba? O, halimbawa, i-move ko yung linya na yan. Ilagay ko dito. Oh, so ilan na yung intersection natin? So ang intersection pa rin natin ay isa pa rin. I-move ko pa uli. Ang intersection pa rin natin ay isa pa rin. Okay po? I-move ko pa uli pa ng isa pa. Ang intersection pa rin natin ay isa pa rin. Okay po? So if the intersection of the vertical line test, kahit saan mo siya ilagay, sa baba, sa gitna, sa taas, basta ang intersection niya ay laging isa, that graph is a function. Okay po? Next, let's take a look naman dito sa graph ng letter B. So this one is an ellipse. Kasi pabilog po siya, no? Tapos, drawing tayo ulit ng vertical line test. So, yan. Dito, isa lang yung intersection niya. So, yan lang yung intersection nila. So, function siya, no? Kasi isa lang.
Pero hindi naman kasi doon natatapos yung vertical line test. Kailangan yung vertical line test, padaanin natin sa lahat ng part ng graph mula sa kaliwa papunta sa kanan. So, gapagalawin natin yung graph o yung vertical line test. So, dito na siya napunta. So, nung napunta siya dito, ilan na kayo yung intersection niya? Isa pa rin ba? Ilang beses niya na na-meet yung graph? Dalawang beses na. Isa dito, saka isa dito. O, diba? Na-violate na ngayon yung pinaka-importanteng rule sa vertical line test para matawag natin siyang function na kailangan si vertical line magkakaroon lang ng exactly one intersection sa graph para matawag siyang function. So, kahit saan ko pa ilagay ang linya na yan, iusog ko pa siya, dalawa pa rin yung intersection niyan, usog ko pa dito, dalawa pa rin yung intersection niya. Basta pag nagdalawa yung intersection niya, not function na po yun. About dito, letter C. So, dito, isa lang din yung intersection niya. Sug natin dito, isa pa rin. Sug pa natin, isa pa rin. Sug pa natin sa bandang dulo, isa pa rin. So, this one is a function. Letter D. Okay, dito, isa. Kaso nung inusug ko na, yan, naging dalawa na, di ba? So, letter D is not a function. Okay? So, function in mathematical sentence. So, paano ba natin ma-identify kung yung given mathematical sentence or is a function? So, ito po. Ito yung una, x plus 5. X plus 5 is not a mathematical sentence. It's just an expression. Algebraic expression po yan. Kasi para matawag nating mathematical sentence, kailangan may equal sign. So, lagyan natin ng equal sign. X plus 5 equals 0. But that one is not a function pa rin. That is an equation. So, para matawag natin siyang function, dapat yung 0 maging y. Tapos, dapat nandito yung y sa left side. Sorry. Left side. So, yan. Pagka ganyan na po yung inyong mathematical sentence, that is already a function. The other way of writing a function is pa ganito po. F of x is equal to x plus 5. So, pansinin nyo po, yung aking y dito ay pinalitan ko ng f of x. So, ibig sabihin lang yan na si y at si f of x ay iisa. Okay po? It's just a matter of how you rewrite the given function. Okay po? So, next. Piecewise function na po tayo. So, piecewise function is commonly used enable to solve certain problem na na-encounter natin in real life situation. So, definition po. Piecewise function is a function in which more than one formula is used to define the output. Each formula has its own domain, and the domain of the function is the union of all these smaller domain. So, para mas mapaliwanag ang piecewise function, let's have an example. Ah, pero before the example po pala, we notate the idea like this. Paano daw po mas mapapakita or marerepresent po yung definition ng function? So, ito po siya, piecewise function. Ito po siya. F of x, o yan si y, di ba? Formula 1, if x is in domain 1. Formula 2, if x is in domain 2. Formula 3, if x is in domain 3. So, may mga ranges po yung x. So, ang gagamitin mo itong formula 1 pagka yung domain mo nasa range 1, yung value ng domain mo. Formula 2, pag yung value ng domain to, ng x mo nasa range ng domain 2. Formula 3, pag yung value ng x mo nasa range ng domain 3. O pwede pa yung 5, depende sa situation. Pero ngayon, ang mga example lang natin, gagamit lang ng formula 1 and 2, o kaya hanggang 3 lang. Never kayo makaka-encounter ng 4 formulas, no? So, masyado nang mahirap yun. So, ito po, look at this example. A user is charged 250 pesos monthly for a particular mobile plan
which includes 200 pretext messages. Messages in excess of 200 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for texting messaging using the function T of M. Oh, by the way, kanina diba sabi ko sa inyo, yung Y can be rewrite as F of X. So, pwede rin naman tayong gumamit ng ibang variable. Ito, T of M naman siya. T of M, where M is the number of messages sent in month. So, tinagamit na letter M, no? Siguro para ma-emphasize yung ang binibilang natin dito ay yung number of messages, M. So, sabi dito, 250 ang babayaran niya basta ang kanyang pretext messages lamang is 200. So, halimbawa kung makapag-send lang siya ng 199, so babayaran niya 200. So, ganyan lang yung formula niya. 250 if M is less than equal to 200 but greater than 0. So, 250 babayaran niya. Now, ito naman yung formula ang gagamitin niya if in case na lumagpas siya sa 200 messages. So, 250 plus M. Magkakaroon na siya ng plus M. Bakit? Kasi more than 200 na. Yung M na yon, whatever, kung ilan yung madagdag. So, let's say kung ang nadagdag is 50 messages. So, ang mangyayari, ito gagamitin niya. Magkano babayaran niya? So, ang babayaran niya is 250 to plus dito naman ay 50 uli. Total of 300. So, yun yung babayaran niya. 300 na. Okay? Next. Again, look at this example. A certain chocolate bar costs 50 pesos per piece. However, if you buy more than 5 pieces, they will mark down the price at 48 per piece. O, diba? Parang may discount. Basta pag bumili ka ng 5, pataas, 48 pesos na lang siya. Use a piecewise function to represent the cost in terms of the number of chocolate bars bought. So, paano kung bumili ako ng 4 lang? Magkano ba bayaran ko? 50 pa rin. So, gagamitin natin formula 1. Kasi, sabi ko, 4 lang bibilin ko. So, yun yung value o number of chocolate natin, yung N. So, pag 4 lang, ang gagamitin mo, itong formula 1, which is 50 if 0 is less than N. 50 if 0 if N is greater than 0 but less than equal to 5. So, paano kung 5 lang binili ko? So, value ng N ko 5. Gagamitin ko pa rin, formula 1. Babayaran ko pa rin, 50. Okay? Paano kung ang binili ko ng 6? O, 6 na daw sa N. So, nandito na siya ngayon sa second formula. Ito na yung formula na gagamitin ko. Which is 48N if N is greater than 5. So, kayo yung gagawa nito, klase. Kayo yung gagawa ng piecewise function. So, ito yung task nyo. Gumawa ng piecewise function. Or gumawa ng formula 1. Tapos, may given condition. O yung range ni domain. Depende, syempre, sa problem na binigay. Okay po? So, ito na yung gagamitin ko. 48N. Ano yung N? Number of chocolate. So, 48N meaning, kung magkano man yung bilin ko, itatimes ko lang siya sa 48. Kaya 48N. Para malaman ko kung magkano yung total ng babayaran ko. So, kung 6 ang binili ko, 48 times 6. So, sige nga, kayo nga, 48 times 6. Ano sagot? 48 times 6 is 288. So, yun yung babayaran. Okay po? Oh, look at this example ulit. I guess this is the last example of the piecewise function. The cost of hiring a catering service to serve food for a party is 250 per head, per 50 person, or less. So, ito yung first condition, ha? First condition niya, 250 per head,
pagka 50 person or less. Next, second condition niya, 200 per head pag 51 to 100 person. Ganun naman talaga sa catering services eh. Pag mas marami, mas mura. Pag konti, syempre, mas mahal. And then, ang third condition niya, 150 na lang daw pag more than 100. So, ito yung formula 1 natin. Formula 1. 250 if n is less than or equal to 50. So, kung halimbawa daw ang number of head mo, ang h mo ay 40. So, ito lang gagamitin mo. Magkano lang babayaran mo? Ha? Magkano lang babayaran? So, that is 250 times n. So, may mali dito sa formula natin. No? Dapat ito ay may letter n. So, may mali sa module nyo ha. Pakinote na lang. Ito dapat 250 n. Ito rin 200 n. Ito rin 150 n. Okay po. Para kung ano man yung value ni n, itatimes natin kay 250, kay 200 o kaya 150. So, pag 40, less than 40, so 250 n gagamitin ko, ay less than 50. Pagka halimbawa, ang number of head ko ay 70, ito yung gagamitin ko. N times 200. Pagka halimbawa, ang number of guest ko sa party is 150, ito yung gagamitin ko, 150 n. So, whatever the value of n, isa-substitute nyo lang, then multiply. So, halimbawa, ang bisita ko, 60. So, saan ang gagamitin ko? Yung una, pangalawa o pangatlo? Siyempre, yung pangalawa. Kasi, nandito siya sa 51 to 100. So, gagawin mo 200 times 60. Okay po? So, yun yung babayaran niya. 200 times 60 is 12,000. So, halimbawa naman, ang naging bisita ko ay 120. So, ang gagamitin mo ito, yung pangatlo, 150N. Okay po? So, 150 times 120 yung bisita ko, so ang babayaran niya ay 18,000. 150 times 120 yun na 18,000. So, ganun po. So, ang piecewise function po, depende po sa situation. Kaya po nagkakaroon tayo ng formula 1, formula 2, formula 3. Okay po? So, that's it for this week. So, yun po yung lahat ng discussion natin. We start with the type of relation and then proceed sa function and then piecewise function. So, at this point, I want you to do your independent practice. So, not recorded po yan. So, ano po yan? Ito po yung part ng module nyo na what's more and then po yung assessment. Okay? So, formative test po siya, not recorded. Bakit? Kasi nga po may answer key. Na-discuss ko na yan during subject orientation, di ba? So, ang purpose lang po niyan is for practice. And then to assess yourself kung ano na po ba yung alam nyo o natutunan nyo, okay? Next, ito po ang recorded. Yung journal writing number 1. So, alin yan sa module yung what I have learned po yan. So, performance test po yan. Recorded. So, ito siya o yan. Essay. So, basta what I have learned, kahit ilang letter pa yan, basta part siya ng what I have learned, lahat yun sagutan. Okay po? So, this will serve as your journal writing number 1. So, 20 points kagad yan. No? 25 pala. 1, 2, 3, 4, 5. So, tagpo 5 points. So, that is 25 points. So, written output number 1 para po sa type A via Google Form, para po sa type B via chatbot, para po sa type C, magpo-provide po ako ng papel na nakaprint po dun yung written output. Kukunin sa school sa sagutan. Okay? Additional activity po, recorded din po to. So, this one is gagawa po kayo ng piecewise function. Based dun po sa given, number 1 and number 2. So, recorded po ulit yan. So, that's all. Goodbye and thank you. See you next week. Bye-bye.